magkakapatid na pinagbuklod ng iisang pangarap. Hindi kayo lumayo doon sa agriculture. Ngayon ay sama-samang ipinagpapatuloy ang legasiya ng kanilang mga magulang. Apat na kanya-kanyang trip sa pag-aalaga ng hayop. Airpats, ruminants, isang tito, fish pond, yung isa aviary, ducks naman. Nagbabalik tayo ngayong linggo sa Villa Rufina para maghain ng isang pangmalakasang boodle fight na pagsasaluhan namin ng Pamilya Alcacid. Yung race back mo ba, mapapatumba yung boodle ko, ha? Ay, wala, mahina! Ang titikman natin, isang buong tupa na ating lilitsunin. Isang kakaibang breed ng manok na mamahalin. Actually, ito yung sineserve sa mga hari ng Europe. At iba pang mga putahe mula sa kanilang farm na meron di umano na mahiwagang koneksyon sa isang diwata. Pinaniniwalaan ng mga karamihan ko nung part na to, dito sa summer dito sa amin, ito yung playground ni Maria Makiling. Tara na sa Calamba, Laguna at simulan natin ng isa na namang food adventure. Asin lang yan, ha? Dahan na lang, sir. Bihira sa mga magkakapatid ang sumusuong sa iisang karera. Pero para kina June, Joel, Matt at Tony Alcacid, pagsasaka ang napili nilang bokasyon. Sa katunayan, ang lupang minana nila sa kanilang mga magulang ay ginawa nilang farm resort na merong agriculturally diverse livestock and poultry. Sa aking pag-iikot sa Villa Rufina kasama si Sir Anchit, ang anak ni Sir June, ibinahagi niya sa akin ang makulay na kwento ng kanilang farm resort. Nataon lang talaga yun, Juan. May magkakaibang hilig yung mga magkakapatid, yung airpats mo, mga tiyuhin mo. Kasi, ang galing eh, apat sila magkakapatid, apat na kanya-kanyang trip sa pag-aalaga ng hayop. Airpats, ruminants, isang tito, fish pond, yung isa aviary, kasi isa duck. Ducks naman. So, nagkataon lang kung hindi naman sila nag-usap-usap na ito sa'yo, ito. Sa akin, nagkataon lang po na ito yung gusto nung alba sa father ko, ito yung hilig niya. Pero kasi kung isipin mo, parang pinag-usapan. Opo. Parang in-arrange na, o tol, dito ko lang, ha. Well, ako nasa ganito. Galing, no? Hindi na sila nagkapare-pareho din talaga ng ano. Tapos hindi walang umalis, dito lang lahat. Opo, dito lang. Wala nang lumayo. Wala po. Ayun yung maganda. At least, kumbaga, hindi napapabayaan. Opo. Dito lang talaga, hindi na sila umalis kung nagkaroon pa ng ibang business. So, oo. Ngayon lang po talaga. Ito na rin pinaka-main source of income. Opo. Kumbaga, opo. Chewin. Opo. Itong ilang punds ang meron kayo dito? Bali, sir? Ano po, 23 punds daw po yan total lahat. 23? Opo, 23 punds. Ang ganda po. Ah, marami nga, ano. So, mostly tilapia, mostly anong... Mostly tilapia, tapos dito meron siya mga goldfish, nagbibreed din sila, ganyan. Ah, okay. And lobster, meron din. Opo. Lobster? Opo, meron din. So, nagsispecialize talaga sila sa mga ganong klase. Mm. Ano yan, matagal na sila nagla-lobster? Parang wala recently pa lang. Recently lang. Tapos... Hindi kayo lumayo doon sa agriculture? Opo. Pinalaki ba silang ganun? I mean, paano ba yung upbringing sa kanila? Parang, kasi parang nararamdaman ko na yung wagas eh. Parang tapat, parang malalim yung pagmamahal ninyo sa agrikultura. So, kasi ako kinalakihan ko na, meron na sila talagang mga ala-alagang ganyan. Mm-hmm. So siguro yung supportive kasi yung ano ko, yung... Lola. Lolo't lola ko sa kanila na, sige, gawin mo yan, yun ang gusto mo, ganyan. Okay. Bilang pagpupugay sa samahan at tagumpay ng Pamilya Alcacid, naisip kong ipaghanda sila ng isang boodle fight gamit ang farm-to-table ingredients ng Villa Rufina. Simulan natin sa magiging centerpiece ng ating hapag. So ito na yung ating na-fabricate na tupa. So basically, pre-prepare lang natin siya, i-ready natin doon sa ating pangmalakasang parilya. Typically, kung mapapansin ninyo, wala na rin yung balat niya because of yung tagal na maluto nung balat ng tupa, we opted na tanggalin siya. And then, ibang preparation yung gagawin natin sa kanya. So basically, what we wanna do here is, iba-butterfly natin siya.
para makakuha siya ng mas malaking surface area at mas maraming parte yung maluluto all at the same time. Nandito pa rin tayo sa Villa Rufina Farm Resort at sinisimulan ko nang ihanda ang ibibida ko sa ating boodle fight. Lechong tupa! Ngayong na butterfly ko na ang ating tupa, aasinan ko naman ang loob at labas nito. Pagkatapos, babalat at magtatadad tayo ng bawang. Mapahiran lang din natin ang mga crushed na bawang tsaka yung ating pinitpit na lemongrass. Yung kabilang side. Kapag all set na ang tupa, pwede na tayong magpabaga ng uling. At kapag sapat na ang init nito, isalang na natin ang tupa. So lalagyan lang natin siya ng dahon para lang hindi lang masyadong maka-escape or makatakas yung init na nasa paligid. Para in a way, para tayong merong oven na ginagawa by doing this. And para mas makatulong na mas spread ng maayos kahit sa taas, kahit papano yung init, lalagyan natin ng yero. Tikman lang natin. Tingnan natin kung luto na yung ating lamb. Ito, makikita nyo, nandito tayo sa dark meat side. Ito yung ating leg quarter. Asin lang yan, ha? Matagulan na, pwede mo pa rin samantalahin ang isang relaxing activity dito sa Villa Rufina Farm Resort. Ang pagtubog sa kanilang nakaka-relax na hot springs kung saan matatanaw mo ang Mount Makiling. Pero ang balita ko, hindi mo lang makikita ang Mount Makiling. Mararamdaman mo rin daw si Maria Makiling. May balibalita tungkol doon sa bahay ninyo or sa lugar ninyo? Anong meron? Anong connection sa Maria Makiling? Bali, dati po yung pinaniniwalaan ng mga karamihan po nung kabataan namin tsaka yung mga dati pang mga naninirahan na tong part na to, dito sa summer dito sa amin, ito yung playground ni Maria Makiling. Playground niya mismo? Parang playground ng mga fairy or diwata na which is si Maria Makiling. So pag naamoy mo yung mabango, naniniwala ka ba? Ay, nandiyan si Maria Makiling naglalaro. Ano yun? Biglang may susulpot na amoy? Ganun ba? Ganito, nag-uusap tayo, ganyan. Biglang may... Parang may nagpabango sa tabi mo. Ah, talaga? Ganun po. Stig! Walang ibang lugar na may ganyang kwento? Wala po. Kung naririnig na iba, dito lang dito sa as in sa lugar po namin. Stig nun ah. Tapos, kayo, wala naman kayong mga nakita dyan or na-experience na mga ganon? Wala naman po. Kasi, ewan ko, matatakot. matatakot. Kung si Sir Anchit takot sa mga elementong hindi nakikita,
Ako naman, natatakot na walang maihain sa aking mga nagugutom na bisita. At dahil susugod na sila maya-maya, kumplituhin na natin ang ating boodle fight. Kabawa naman yung cameraman natin. Meron tayong tupa mula sa kanilang pastulan. Ngayon naman, tikman natin ang isa sa mga inaalagaan nilang manok sa Alcacid Aviary. Pinakamasarap na natikman na manok ni Sir. Eh, yung lahi lang naman ng manok na meron sila doon, mga nasa lampasampu, no? Ng lahi. So, iba't ibang manok galing sa iba't ibang parte ng mundo. By far, ito daw yung pinakamasarap niya. Ang tawag dito ay breast chicken. Ang iba't ibang varieties ng breast chicken ay may puti, itim, asul at gray na balahibo. Pinagkakakitaan ng mga ganitong lahi ng manok para sa kanilang karne. Actually, ito yung sinaserve sa mga hari ng Europe. So, itong lahi. So, isipin ko ba, papakatay ko ba, hingin ko na lang. Kaso, tandang eh. Hindi mangingitlog. Pero yan, napaka-generous. Maraming salamat sa Villa Rufino Farm Resort at saka yung sa Alcacid Aviary. Sa lahat ng family nila, maraming salamat, sir. Lalong-lalo na kay sir. Sir Felipe, a.k.a. palayo ni sir? Agkoy. Agkoy. Pinasyalan naman namin ni Sir Anchit ang duck farm nila. So Sir Anchit, itong area naman nito, nasa loob pa rin to ng Kuyab. Opo, nasa loob siya ng Kuyab, bali part na ano, owned naman po ito ng brother ng father ko po. Okay, so opo. Tito pa rin? Tito pa rin po. Opo. Ito yung duck farm na... Duck farm po. Kailan naman ito na-establish, sir? Na-establish itong duck farm ni Tito Matt po is noong 1992. 92. So 92. Yung nag-umpisa ng 86 si Airpats mo ng pagkakambing. Opo. 92, sumunod naman si Tito Matt. Opo. Pato naman or bibe. Ano po? Opo, itik. Itik. So... Ano yan? Karne o itlog ang... Yung ano po ang ano natin dyan is yung egg nila. Egg talaga? Opo. Ang pinaka... Yung... Nagdadala ng revenue? Yes po. Okay. Tapos syempre, bukod sa fresh eggs, meron din kayong salted egg, I guess? Opo. Actually, sinimulan po ni Tito Matt yung salted egg is 1997. Oh, okay. Opo, 1997. Then, nung year 2005, nag-start naman siya mag-produce din ng balut. Balut, and okay. Penoy. Tapos nabanggit mo no na kayo yung pinakamalaking itikan. Opo. Sa pagkakaalam mo. O, sa pagkakaalam. Dito sa Laguna. Opo, Laguna. Laguna mismo. Ilang heads tayo ulit? Mas dito mostly around 15 to 20,000 heads. Tapos doon po sa likod meron pa rin po tayo. Ah, meron pa. Opo. 15 to 20,000 heads. Ganun din po. Ang laki nga, ano? So non-stop ang production niyo all year round. Opo. So ito, prepare naman natin yung idadagdag natin dun sa ating iluluto. Yung kanilang manok. Ito, Chef. O yun, eto pa. May dumagdag pa. Dito, salamat, Chef Drew. Welcome, Chef. Iba-butterfly lang natin ang ating manok. Pagkatapos, aasinan na natin. And yun nga, yung naihabol natin ditong hito, wala nang ibang proseso, asin lang, latag na sa baga. Habang nagre-relax at niluluto na natin, finish na natin yung ating mga protein. Meron tayo dyang lamb, chicken at saka hito galing mismo sa kanilang farm. Siyempre yung ating mga vegetables naman. So yung pinaka-sauce natin, ito yung mani, iro-roast lang natin. Or ipiprito natin sa mantika.
sa isa pang lutuan, pakukuluan naman natin ang ating kamote. Habang hinihintay natin itong kumulo, maghiwa muna tayo ng pipino. Hanguin na natin ang mani at tigdikin gamit ang almeres. For the sauce, yung sauce natin, gatalang, tsaka yung dinurog nating mani. Oyster sauce. Tsaka paminta. Tayo lang natin siyang lumapot, tapos pwede na natin siyang isa-aside. Tofu naman. Magprito na rin tayo ng iba pang masasarap na pandagdag sa ating boodle fight. Maglaga na rin tayo ng itlog kasama ng mga kamote. Handa na ang mga ulam. Isa na lang ang kulang. Kanin! Yeah! So, madalas tayong pag nagsasaing sa pang-sarili lang natin pag nagluluto tayo sa bahay ng kanin, rice cooker, or yung mga maliliit lang na pangluto, kaldero. Pero, nakita naman natin pag may mga piyastahan, may mga malalaking handaan, eh yung mga nagluluto sa mga kawa-kawa. So ito yung medyo mas malaking version doon sa ginagawa natin sa bahay, yung nagluluto ng kanin sa Talyasi. The reason bakit natin gustong i-highlight to, kasi based doon sa mga nagturo sa atin, yung mga pangdayuhang mga kusinero, ang pinaka-technique dito is kailangan kumukulo muna yung tubig bago mo ilagay yung bigas. Antayin lang natin kumulo yung tubig, saka natin ilagay na yung bigas. Satisfied na ako dun sa kulo ng ating tubig. Lagay na natin yung ating bigas.
Sir Michael, teka lang ha, yung rest back mo ba, mapapatumbay yung budel ko ha? Ay, wala, mahina! Tutumbay yung budel ha? Okay, atak, atak, atak! Atak! Kanya-kanyang pitas na lang po dyan ha? Ay, juicy oh. Brother Anchit, mapapahiya yung tropa mo pag hindi tumawab ang budel ko ha? Kuha na lang po, ibabalot na iba. Sige na po, laban na! Kanya-kanyang pitas na. Fight! Enjoy, enjoy. Sige po, sasali ako dyan. Sana meron ulit bukas. Naubos ang tupa. Sir, hinahinay lang. Gusto mo bang i-share yung hita ng tupa na hawak mo? Eh, sorry. Kaya kayo, boss, o. Uy! Tira! Laman na ako. Katok! Laban, laban. May nakikita na ako sa rin ito. Sabi ng iba, iwasan daw ang magnegosyo na kapartner ang iyong kapamilya. Samot-saring problema raw kasi ang lilitaw kapag naghalo ang personal at profesional na relasyon ng magkakamag-anak. Pero pinatunayan ng Alcacid family na kahit sa ganitong adhikain ang iyong kapatid, hindi mo lang katugo. Kasangga mo rin sa anumang pagsubok. Sila rin ay katuwang at kaagapay mo sa tagumpay. Pinipilit mo tumaas. Hindi rin.